Hi, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga, ang post ni Ding Dong Dantes kung saan nag-family feud si Alden Richards at saka si Barbie Fortesa sa 84th birthday ng ninong ni Ding Dong na si Felipe Gosson. At yan na nga, nag-comment si David Licauco ng Idol at nilike niya at ni Barbie yung post ni Ding Dong na yan. At yan, nag-pray pa si Barbie 3 times. At kayo nga, kasama sa family feud na game na yon si Sanya Lopez, Annette Gosson, at yung iba hindi ko kilala. Next ay post naman ni Barbie sa kanyang Instagram, yung paid ad to for San Miguel Sugar Free. Ayan o, holidays are fast approaching kaya I need my coffee, sabi niya. At ito naman ay post ni Barbie na dubos na nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng Anak TV Awards sa pagkilala. At dahil dito, lalo kong pagbubutitihan ang pagbibigay ng saya at inspirasyon sa mga kabataan. At maraming salamat sa bubuo na sa Lodo Excellence Awards. Mas maganda sana kung nandun siya, no? Grabe. Sila magkasama ni David. Unfortunately, hindi siya nakapunta. Dahil medyo ginabi na siya doon sa Fans Day. At ito naman ang multiple videos ng God of War 12-12 sale ni David sa TikTok. Let's watch this. At yan na nga ang pagdating ni David sa studio nung Gabor yata yan, kung saan yan. So sa diba? Simple-simple lang yung pero gwapong-gwapong pa rin ang pagkansang ginoo. At kitang-kita ang mga biceps. Ayan na nga, pinagkaguluhan. Hilang ko yung APC na cup na yun, no? Parang super gamit yung mga cup niya, no? At next time. Okay guys, so today we are celebrating our 12-12 sale together with Mr. David. Sino pong mami namin ang may gusto ng murang air fryer? Okay, okay. Mag-comment! Ibigay natin ito ng sagad-sagad. Sagad-sagad. Wow! Sagad-sagad na kababayan. Okay ha? From 3,899, oh. Mr. David. Ibibigay ko na lang magkano mo gusto. Thank you guys. Piso. 2,000. Okay, 2,000 Mr. David na to guys. Huwag magreklamo. Isagad na natin ito. Okay, ilan? Mag-comment ka muna sa kanila kung gusto nila. Mag-comment muna kayo kung gusto nyo. Mag-comment kayo siya ng I love David. Palitan natin yung brand natin. I love David! Comment na below, I love David, guys. Grabe. Ako ganun pa sa Pilipinas. Mami, ha? Comment down below, I love David. Kasi mami, that's one, yung ating air fryer. Ikaw, gumagamit ka ba ng air fryer? Oo, nagigagamit. Especially ngayon, Christmas season. Diba? Mami, old favorite. Mr. David, me. Dapat maging favorite din natin to, ha? Design, no? Yes, ang ganda ng design. Very classy. Yes, classy. Diba? Ano ka ba? Gusto kong gagamin. Mami, pato mo na ito. Kagating ka sa galangal. Okay, guys. Ha? Ayan na. Ang dami na ng Kylo David. Okay, ha? This one, guys, everybody. Ngayon lang po ito, 12-12 siya. Kasi, mami, talaga, nakwensolehan natin ito. Nandito si Mr. David. Makakaya naman, di ba? Nakakatuwa po kayo. I-mute me at i-block mo. Thank you so much, Abby. Ha? Wala. Okay, guys. Are you ready, Mr. David? Ilabas na natin ito. Ilabas na natin yan. Okay, ilabas na natin ito. 5, 4, 3, 2, 1. Sayaw! Ano favorite color mo dyan? Sige, ikaw na po. Orange. Hello? Ako din is... Single ka daw eh. Ginag medal, ito perfect sa mga single. May sinasabi namin lagi sa live. This one is perfect sa mga single. Kaya pwede mong ibenta sa kanila yan. Oh, sa mga single dyan. Bestseller namin yan. Ito yung bestseller natin. Correct. Correct. Ang ganda. Pasama. Mami, oh, ayun. Single daw si David. We. Next. Yes, see that. At yun na nga, sabi nung nag-post na si Nika sa TikTok, yung ikaw lang yung introvert sa grupo nyo. Tapos sabi nung isang nag-comment, siguro kung nandyan si Barbie, mas comfortable si David to na nan-live nila sa Shopee. True. At hyper na hyper yan for sure.
Actually, konting pagpakyut lang nga yung ginawa ni David doon. Wala mang masyadong hosting kasi oo nga, introvert siya at saka hindi siya talaga magaling sa ganung part. Hindi niya porte ang hosting. Anyway, next naman ay si Barbie ay nagpunta sa advanced special screening ng Firefly, isang Metro Manila Film Festival entry. At yun nga, magandang si Miss Barbie Fortesa na mayroon pang picture taking. Si Miriata yun, yung ano, isang staff ng Maria Clara at Ibarra. At ito na nga, more pictures. And si Mancho nandun din, si Derek Zig Dulay. At yan, more of Barbie Fortesa. Nandun din si Miss Jessica Soho, Michelle D, at si Max Collins. At nandun din si Paolo. At si Miss Cara David. There you go. At ay si Christian Antolin. At si Radson Flores. Ay no, ito hindi ko kilala. Ako, gusto ko naman silang patihin. Hello? Sabi screening, yan yung nagbigay. Premiere night ba to? Apakasusya, apakabong na naman pala. It's a special advanced screening. Tuloy ang pagpapaganda. Ay, ito ba talaga si Shaina? Ang Christmas wish ko ay sana ma-enjoy ng family ko ang new house because hopefully we'll get to celebrate the holidays there sa aking new house. Para diba, ang gandang ending sa... Pero naka-transfer na kayo? Not yet. So, I'm still working on it. Pag nabakante itong linto, hopefully sana makompleto. Pero konti-konti mga gamit, okay na lang. O mga ano na lang, ilalagay na lang. Wala nang masyadong book. So excited ka na na... Oo, star-studded pala eh. Excited ka na doon sa bagong house. Very. Lumipat na? Not yet. Ikaw mo nag-decorate? Ikaw magde-decorate? Actually, wala. Walang team kasi ako lang din nag-interior noon. Wow. Basta gusto ko lang na ano, very homey. Nothing intimidating kasi syempre gusto ko maging komportable yung mga magulang ko doon, family ko doon, diba? Kailan na yung nalipat? Sana din ako mag-free time. Free time. First time ko bibili ng Christmas tree. Ah, talaga? First time, huh? First time ko bibili ng Christmas tree. So, ikaw din mag-aayos? Ikaw rin mag-decorate or may nag-hire ka? Sana magkaroon ako ng time to decorate. Kasi parang ang saya mag-decorate. Ikaw na lang. Oo, diba? Para may effort. Kaya nga eh, para bonggang yung first. Siguro abot yung taas. Meron. Meron nga. Okay. Si Jack ba sa inyo mag-quiz? Mas katulad ng dati, para alternate. Hopefully, yes. Oo, kung hindi siya busy. Hindi naman. Oh, diba, usually ganun Christmas, tas New Year naman. Ano feeling? May bahay na si Barbie. Ay, no. Diba? Gano'ng katagal ba yan? Ginawa, yung buong construction, isang taon lang. Pero yung mga inasikaso before that, syempre yung design, lahat, bago nag-aige, maraming inayos pa, yun yung matagal. Alin yung super in-specify mong dapat meron? Mga gusto mo. Oo, dapat meron. Banyo, charot. Sana may banyo. Ito gusto ko. Big na banyo. Gusto ko malaking corner. Yes. Oh my God. Kasi may hindi ako matulog. May time ka bang matulog? Especially next year. I make time. Kasi maganda na yung court ko. Especially next year, di ba? Yes. May pressure din ba sa inyo ni Jack? Yung mga ganyan issue. Oo, dahing break up. Break up, hiwalayan. Paano yung napapag-usapan na? Pero dapat wag kayo mag-uso. O hindi. Hindi naman. Actually, yung mga ganyang bagay is not our place naman to talk about. Kasi
it does not involve us, and we're not friends with anyone na i-issue. So parang hindi kami para makikomment, hindi ba? Kumbaga, we will respect their personal lives, we respect their privacy, and just wish for everyone's healing. Sa inyo ni Jack, nakapag-usapan niyo yung mga nakaka-pressure, yung ang dami nag-reflect. Actually, una sa lahat, medyo hindi ka nga kami nakakapag-usap. Kasi nga, super live siya, di ba? Gawa ng business niya. Yeah, yung mga ganyan naman bagay, Diyos ko, para sa amin kasi... Akala ko para sa future niyo naman niya. Actually, hopefully, yung mga ganyang bagay naman, hindi na namin para i-entertain pa, kasi nga, again, hindi naman kami involved, and we respect everyone's personal lives and privacy, and everyone's decisions as well, and we just wish for everyone's healing. As for us, bising-bising kaming siya maghanap buhay, at ako ay maglipat, so di ba, hindi na namin para pag-usapan pa yon, pero ayun. Pero anong ginagawa niyo para mas maging stronger yung relationship? Kasi sabi nila, di ba, communication is the key, blah, blah, blah. In your case, blah. Yes, communication, of course. Importante pa rin talaga yan. And trust, hindi ba? And most of all, love. Sabi nila ng smile. Okay, last na lang. Excited ka na ba for 2024 with... Ayan, ito nga, isa sa mga Christmas wish. Dumating na. Thank you. Excited ka na, 2024 with bagong teleserye. Yeah! I'm very excited to finally start taping for Bulang Araw. Actually, ngayon, nagka-tap dance classes na ako. Marunong na? Nandun pa lang tayo sa nagka-class. Sabihan ko kayo pag marunong. Okay, thank you. Thank you, Taker. Thank you so much. Okay, at yun na nga yung interview ni Barbie. At yun nga, mukhang wala siyang pakido sa issue na kumalat na... kay Aba Mendez at saka kay Jack Roberto. Medyo nakakalungkot, char. Pero congratulations sa new house mo. Sana masaya ka talaga, charat. Okay, next ay First Vice President, Head of International Operations, Mr. Joseph Prancia, Sparkle Jamie Arty Centers, Vice President Miss Joy Marcelo and Barbie Portesa magkakatabi sa advanced screening ng Firefly. At next naman ay may fan na nagpa-picture kay Barbie. Siyempre, si Maria Clara Barbie Portesa. Ayan, si Joms. At ito, another picture. Ayan. Si Sig Dulay. At saka, sila Barbie. At na-traffic niya. Nag-post nga si Barbie sa Twitter na sabi, guys, alas 10 media na, pauwiin nyo na ako, please. So, na-traffic na gusto si Barbie kagabi sa EDSA. Okay, so yun na nga, sa kaka-flex ni Barbie at saka ni David ng kanilang mga personal love life, ay although trending nga yung maging sino ka man, up to now, hindi pa rin siya pumapasok sa top 10 ng Netflix. So mukhang konti lang ang nanonood na maging sino ka man sa Netflix. Ito yung first casualty sa PDA ni Barbie at saka ni Jack. At si David naman ay lahat ng ganap niya ay kasama yung kanyang girlfriend. Eh? Yan ba yung Song Hye Kyo na sinasabi na that it's a real beauty? Parang di naman. Charot. Mas maganda pa si Barang tsaka si Tita Eden. Anyway, so mukhang kung tutuloy-tuloy ni Barbie at saka ni David itong mga ginagawa nila ngayon, malamang yung mga susunod nilang project hindi na ganun kalakas. So buti na lang maganda yung Pulang Araw at andan si Alden at saka si Sanya para sumalo. Pero kung itong dalawang to, mukhang iba yung dating ng ano love team nila. Mukhang paano, pa-depreciate. Oo, hindi nila iningatan ng gusto. Yung para kung ano yung gusto nilang gawin, eh gagawin nila, mag-post sila na mag-post. Hindi nila inano yung, inintindi yung pakiramdam mga fans. At saka hindi rin maganda yung ginawa ng Jamie 7 na masyado nilang malayang pinaano yung mga sa kanya-kanyang love life, no? So sana nilimit man lang nila, katulad sa Channel 2. Sa Channel 2 kasi hindi na nangyayari to. At maging sa mga Korean stars, hindi talaga nilalabas. Pagka low-key, talagang hindi mo alam na may girlfriend siya. Mga ganun-ganun. Anyway, lesson learned. At maganda na rin tong lesson kay Barbie at kay David na nanamnamin nila habang buhay na sinayang nilang pagkakataon.
Charot. Anyway, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Bardo updates. See you on my next vlog. Bye!